And so, ayan guys, ito na ang ating final look para sa ating Shopee and Lazada 11.11 Big Christmas Sale ng mga branded makeups. Ayan, so kitang-kita nyo naman. Ayan ang ating final look. And simulan na natin ang pag-review sa ating makeup products na ginamit. So, start natin dito sa brow pencil. Kahit maliit siya, sulit na rin kasi meron na siyang kasamang spoolie at saka napaka-creamy niya at easy to apply din siya. Eyeliner pencil. Creamy siya at saka easy to apply lang siya. Sulit na siya para sa halaga na bibili mo para sa isang eyeliner kasi ang laki niya na. Kasi pang matagalang gamit. Eyeshadow palette. Actually, magaganda lahat ng kulay niya kaso hindi siya pigmented pero easy to apply. Especially yung shimmer eyeshadow niya, hindi siya talaga pigmented as in. At itong ating matte primer. Masabi ko na din sa primer to, okay siya talaga. Yun nga lang, yung amoy nga lang, hindi siya ganun kaganda. At saka, although nag-fade din naman yung amoy niya, pero matagal nga lang. At saka, parang amoy plastic. Next ay ang ating BYS Matte Setting Spray. So, ang masabi ko lang sa kanya, as in, super ganda niya. Tingnan yun, kanina pa ako nag-apply after ng session natin. Ayun, session churba. Pero at hindi pa nag-fade, saka hindi talaga natatanggal yung makeup ko. Talagang walang hula sa nangyari. Ayan. Sa quality naman, ang masasabi ko sa kanya, okay na okay siya. Pagdating sa amoy, may amoy siya, hindi siya mabaho, hindi din siya mabango. Parang sakto lang. Siguro mga less than a second, mga after 30 seconds, nawawala din yung amoy. Super bilis na mawala ng amoy. Kaya okay na okay siya. Itong lipstick niya, yung ganda lang, matte cream lipstick. Napaka-creamy niya. Isang glide mo lang, as in kumakapi talaga agad sa lips mo. At saka, hindi siya dry. Hindi to tulad ng ibang mga lipstick na matte tapos nagda-dry sa lips. Ito hindi. And then, itong blush, smooth, vibrant, and buildable. Talagang pinangatawa na nila na smooth and vibrant, buildable siya. Kasi, as in, pag ginamit nyo siya, ilagay nyo siya, napaka, kung ano yung kulay niya, yung talaga yung kulay na magre-reflect sa cheeks na ilalagay nyo. At saka, napaka easy to blend. Hindi tulad ng ibang mga blush na ang hirap niya i-blend, siya hindi. Next, itong Duo Finish Foundation in Kinesa Shade. So, nakalagay dito, oil control. Napaka pigmented niya, guys. At saka, kapag nilagay nyo siya sa mukha nyo, talagang hindi kayo mag-oily face. Itong mascara, okay na siya kahit hindi na kayo maglagay ng falsies. Saka waterproof din siya. Tried and tested ko na. So, perfect siya pag mag-swimming kayo. Ito nang gamitin nyo. Next is ang ating concealer. So, ang kinagandahan dito, may goji berry at saka haloxin siya. Kaya hindi na kayo mag-worry kung okay ba yung skin nyo. Ganyan. Kasi, syempre, nakakaganda na nga. May skin benefits pa, o diba? Next is ang ating Fit Me Foundation. Ayan. Napaka lightweight niya pag iniligay nyo sa mukha. Parang as in, halos wala kayong foundation sa mukha na nilagay. As in, di tulad ng ibang foundation na parang ang kapal-kapal, ganyan. Siya hindi. Napaka-poreless ng mukha nyo pag ito ang nilagay nyo. At hindi rin siya mag-oily, as in, promise. So, thank you so much guys for watching. And don't forget to like and subscribe!